Yo, mga boss. Hindi ko alam kung paano magsisimula eh. Kung nakapanood nyo ito, mga boss, oh. Kung napanood niyo yung mga video ko, mga boss, ito yung bangka namin, mga boss, oh. Grabe. Dalawang bangka namin, mga boss. Ubus. Wala kami magamit na. Sobrang hirap na ng sitwasyon namin dito. Sobrang lakas kasi ng bagyo. At kahit anong gawin namin, inayos na talaga namin to kasi in-anticipate na namin na sobrang lakas ng bagyo. Yung dalawang bangka namin, yung isa naka-dry dock, yung isa, kung napanood niyo yung video na to, mga boss, nakalutang-lutang, pero grabe yung limang ano yung ginawa namin, mga boss, yung angkor, yung pundo, yung tawag sa amin dito. Pero wala, di talaga kinaya. Sobrang lakas talaga ng bagyo. At grabe talaga yung ubos lahat to. Ubus lahat ng kabuhayan dito ng mga tao, mga boss. Mga bahay. Hindi namin alam kung paano kami ang makapagsimula uli. Sobrang hirap po. Sobrang hirap ng sitwasyon namin ngayon. Buti na lang kamo, sa awa ng Diyos, eh, wala namang nasawi, wala namang nasaktan. All, lahat sila safe, mga boss. Kasi buti na lang medyo matibay yung bahay natin. Nagkasya kami lahat doon. Yung iba, may iba ring bahay na medyo malaki. Doon din yung iba. Pero lahat ng mga bahay ng mga tao rito, sira lahat, walang magamit. Yung bangka, yung pagkabuhayan, wala na, mga bossing. Kung may naisalba man, ilan-ilan lang. Pero halos lahat talaga. Kung napanood niyo yung video ko, mga boss, yung nagbigay si Bongo ng maagang pamasko, lahat yun, lahat ng tao doon, mga bossing. Yun yung residente sa isla. Sobrang dami. Grabe, sobrang hirap. Wala, paano? Paano pa kami magsimula ulit? Wala nang bangka. Ano na yung kabubuhay dito ng mga tao? Kaya please, mga boss, tulungan nyo naman kami. Kahit pangkain, mga boss, suporta. Tubig, wala na rin. Daan daw pamilya. Nawala ng bahay, nawala ng hanap buhay. Mga boss, taas puso ko akong humihingi ng tulong sa inyo. Tulungan nyo kami, mga boss. Part ko, okay lang. Kahit pa paano, meron pa naman kami isang maliit na bangka na naisalba. Pero yung ibang pamilya, mga bossing, sobrang kawawa. Dahil dito lang sila nabubuhay. Ito lang kinabubuhay namin dito. Pangingisda. Tapos nasira pa lahat ng mga bangka, mga boss. Yung iba nga, hinahanap na lang yung mga makina nila. Dahil wala na talaga, mga bossing. Sobrang hirap. Grabe ang sakit ko. Tignan nyo. Dalawang bangka. Kung napanood nyo yung mga video ko, mga boss, ito yung gamit-gamit namin. Ngayon wala na. Kung napanood nyo yung video ko, nung previous na mga video ko, mga boss, nakikita nyo kung gaano kaganda ang isla. Ngayon,
Wala na. Hindi na maiporma yung isla natin, mga bossing. Tulungan nyo kami, mga boss, na sana makapagsimula uli, kahit pang simula lang, o kaya kahit pang kain lang. Wala na kaming pagkain, wala nang tubig. Ubos lahat, nilimas ng bagyong Odette, mga bossing. Please share, mga boss. Please share. Share nyo para malaman din ng iba, mga boss, yung sitwasyon natin, yung sitwasyon namin dito. Grabe, sobrang hirap. Anong tulong lang po? Kahit mga damit, mga pagkain, tubig, lahat po tatanggapin namin. Buong barangay po ang makikinabang, mga boss. I will assure you po na lahat po mapupunta po sa mga tao dito sa isla na naghihirap, mga bossing. Karamihan dito sa mga pamilya, mga boss, sa amin din nakadepende. Kunti na lang yung bigas namin, pinagkakasya na lang. At sobrang hirap kasi alam niyo yun, paano sila makapagsimula uli, kasi yung buhay dito is pangingisda lang. Tapos nawala ng bangka, paano na? Wala namang ibang ito, may mga nyug, pero wala, wasak lahat, mga boss. Kung nakikita nyo sa likod ko, sobrang daming mga nyug ganyan. Pero ngayon, wala na, dahil sa bagyong Odette. Hindi mo rin pwedeng sabihin, mga boss, na dapat lumikas na, dapat nag-ano na. Dahil yung safety lang naman, mga boss, wala namang nasawi, okay naman lahat. Saka first time talaga nangyari ito, mga boss, yung ganito kalakas na bagyo. Sobrang tagal ng tao rito. Sinasabi nila na first time talaga nangyari yung ganito. Hindi nila inaasahan. Kaya kahit nung tinaas na nila yung mga bangka doon sa ano, ubos pa rin, mga boss, wala pa rin nakaligtas. Dahil kahit nga yung mga bahay na doon na sa dulo, ubos pa rin talaga. Kasi yung alon, sobrang lakas ng alon. Lagpas tao yung alon, lumagpas pa sa bahay. Buti na lang kamo, medyo mataas din yung bahay natin at saka medyo matibay yung pagkagawa. Kaya nakapag-safety talaga lahat. Safe talaga sila lahat. Wala talagang nasawi. Thanks God, pinapasalamat namin yon. Pero ganun pa man, hindi namin alam kung saan pa kami kukuha ng ibang source, dahil ang buhay dito is pangingisda lang. Dito, mga nyugan. Pero wala na. Wala na makukuha. Kaya sana mapansin, kasi sobrang layo namin dito. Wala ngang signal. Wala lahat. Kung may mga tulong man, mas mapapriority talaga yung nandun sa malapit. Eh kami, sobrang layo, wala pa kami masakyan. May bangka rito, pero maliit lang. Tatlong tao, wala na. Mabigat na, lubog na. So please, mga boss, tulungan nyo kami. Nagmamakaawa ako, tulungan nyo ang aming isla. Tulungan nyo ang mga tao rito sa isla, mga bossing. Kahit ano, tatanggapin namin. Tulong, tubig, lahat. Nagmamakaawa ako sa inyo, mga bossing. Sana tulungan nyo kami. Dahil alam ko meron naman, tumutulong naman yung gobyerno, kaso medyo malayo talaga kami rito. Kung napanood nyo, i-search nyo, mga boss, sa Google yung Isla Halian. Napapalibutan lang siya ng dagat at sobrang layo ng munisipyo, mga boss, dito. Babiyahe pa ng mga isang oras. And ang pagkakaalam ko rin, mga boss, wala rin, lahat din doon nasira yung mga bangka. Wala rin masakyan papunta rito dahil sira din dahil sa bagyong Odette. Grabe talaga yung pinsala na ginawa ng bagyong Odette. Grabe, ang hirap. Ang hirap, paano magsimula uli? Wala na. Please, mga boss, tulungan nyo kami.